Resumption day ng PBA kahapon inulan ng injury. Boy Eram, Calvin Optana at Anthony Semerad isinugod sa hospital at kilalanin na rin natin itong bagong import ng Phoenix Super LPG. Pagkatapos mong i-like itong ating video, mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page para updated ka sa balitang sports. So kahapon nga mga bro, ang unang araw ng resumption ng PBA na Governor's Cup kung saan double header ang ating nasaksihan sa pagitan ng NLEX at Meralco Bolt sa unang game at rematch naman sa ikalawang game sa pagitan ng Magnolia Hotshots kontra TNT Tropang Giga na natiling undefeated itong Meralco Bolts kontra NLEX sa final score na 100-110 kung saan pinangunahan ito ni Bishop itong Bolts na kumamada lang naman ng almost triple-double performance scoring 32 points, 13 big rebounds at 8 assists. Hindi pa naglalaro dyan itong kanilang bagong recruit na si Chris Banquero, which is nakareserba nga raw ito sa kanilang susunod na laban kontra Barangay Ginebra. Masamang balita naman ang bumungad para sa NLEX sa kanilang unang laban matapos makuha ang kanilang ikalawang talo kung saan tatlo sa kanilang player kahapon ang nagtamo ng injury. Una itong si Anthony Semerad na nagtamo ng calf injury. Ikalawa itong si Calvin Optana na nagtamo naman ng fractured sa kanyang kaliwang kamay. At ikatlo itong si Chris Rosales with dislocated pinky finger. Sa kanilang tatlo, si Calvin Optana ang may pinakamalalang injury. Dahil 6 weeks, asahang hindi makakalaro ito para sa kanyang mother team. Ayun mismo yan kay Coach Cheng Yao, malaking epekto ito para sa kampanya ng NLEX ngayong Governor's Cup dahil maganda pa naman ang kanilang simula with 4-0 win-loss record at ngayon dalawang sunod na talo ang kanilang nakuha dahil unti-unti ngang nabubungi itong kanilang lineup. Samantala, sa kabilang banta nakabawi ang Magnolia Hotshots kagabi kontra sa TNT Tropang Giga, kaya naman nanatiling undefeated itong Hotshots with 4-0 win-loss record habang lagapak naman sa 2-3 win-loss record itong TNT. Problema pa't dalawang key player nila ang maaaring hindi makalaro sa kanilang mga susunod na game. Una itong si RR Pugoy na hindi nga naka-uniforme kagabi dahil sa kanyang natamong calf strain injury sa kanilang practice. Ikalawa itong si Poy Eram na ininda naman ang likod sa second quarter ng laban kagabi. Inaka ito palabas ng court at agad na idinala sa hospital upang ipa-MRI. As of now ay wala pa tayong balita kung kailan makakabalik itong dalawa na ito sa lineup ng TNT Tropang Giga. Crucial ito dahil sunod-sunod nga itong kanilang laban sa PBA at ilang araw lang na pahinga ay sasabak naman sila sa FIBA World Cup Qualifier. Samantala, para naman sa huling update, nagbabalik na import ang kinuha ng Phoenix. Dominic Sutton, 35 years old, listed at 6'5", dating naglaro sa Air 21 Express noong 2014 at bumalik noong 2016 para naman sa koponan ng Global Port Batang Pierre. Ang tanong ng karamihan ngayon, sino nga ba talagang legit import ngayon ng Phoenix Super LPG? Sa ngayon, hindi pa magaling itong hamstring injury ni Paul Harris na nakuha niya noong Christmas Day kontra NLEX. Kaya naman kinuha nila itong si Dominic Sutton bilang replacement import but most likely hindi pa ito aabot bukas sa kanilang laban kontra sa TNT Tropang Giga. Kaya ito munang backup na si Donald Tangkwa ang maglalaro. Yan lamang sa ngayon mga bro. Abangan ang update natin mamaya sa pagpapatuloy ng Governor's Cup.